po. Lord. Ilapit Your mo yung Honor. kwan mo, yung Yes, Your Honor. Galing okay. po ako ng trabaho. Almost 2 years na po akong bumabagtas doon sa Espanya, pauwi sa bahay ko po. Pagka-approaching po ng UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, minsan natatapakan po ng dalawang gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag ganoon po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. Maya-maya gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinandbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko bisikleta. Sabi niya, minuran niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla kang pumreno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Sandali ah. Nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Huh? Wala po, Your Honor. Wala. Ba kung mayroon man pong sinubumangga sa kotse ni Ginong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka? Opo. So hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka? Hindi po. So anong nakita mo? Yeah, continue. Tapos po, sabi ko sa kanya, binalik ko po lang yung GAGO na mura niya. Ito, Mr. Gonzales, ha? Opo. I want to inform you that pag nagsinungaling ka dito, ay, hindi sa po. Hearing na ito, opo. You can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. Magsabi ka ng totoo, ha? Naintindihan ko po yun, Your Honor. Sabi ka ng totoo, huwag kang mag-imbinto ng istorya dito, Del. Kung ikaw dismiss na pulis, ako retirado akong pulis, hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? Yes, Your Honor. Hindi po ako, hindi po. Yung totoo lang po, yung totoo lang po sinasabi ko. Kung ano po yung interview sa akin ni Katon Ying, yun din po ang sasabihin ko sa inyo. Sige, sige. Continue. Yung po, ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko. Na nakagwantes po siya ng pang-motorsiklo, may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh. Sabi niya sa akin, investigador? Sino investigador dyan nakakita ng UP na sinuntok ng kwan? Nakita mo? May dent. Saan banda? Take your name and ano. Nag-ganon ka na ba? Nag-swear ka na? Okay. Paano nga? Police Staff Sergeant Peralta po, Your Honor. Speed investigator ka ng? Traffic po. Traffic? Pan-inspection po nung sasakyan, meron po siya sa bandang roof po nung left side. Saan? Left side po. Left side? Ng roof po. Ng roof? Sa bandang bubong. Left side ng roof? Apo. Anong dent doon? Nakita mo? May medyo gas-gas po, Your Honor. Gas-gas? Picture po ako. May picture ka? Apo. Yung ba tinapik mo? Yung bubong ng kotse? Hindi po. Gilid lang ng kotse po, Your Honor. Nasa right ang side po mo? Ako ng bike lane eh. Nasa kanan po kasi yung bike lane eh. Ito ha, Willie Gonzales at saka Alan Banjula. As far as both of you are concerned, wala na tayong problema. Ah, kasi nagkaregluhan kayo, ha? Yes, Your Honor. Nagkaregluhan kayo. Yes, Your Honor. Pero my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, otherwise, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ayaw kong magsinungaling kayo. Opo, Your Honor. Please, please, ayaw kong mag-contempt ng isang, how old are you? 63, magsisixty-four po, Your Honor. 60? 63 po, Your Honor. 63? Matanda ka lang sa akin ng 2 years eh. Ako, 61 ako eh. Oh, so, ayoko mag-contempt ng... ang sinasabi ng ko lang... taong na may sakit. Ang sinasabi... Porting tiyo, may sakit ka, ha? Opo. Ang sinasabi... Kaya, huwag ka magsinungaling, please. Hindi po. Hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi, biktima rin ako rito eh. Na nawalan ako ng trabaho,
na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko, naku, hindi naman ho sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga lang ho sa bumper ko, pagpapasisyaan ko na eh. So, do you confirm na merong... Nung in-inspect ko po, Your Honor, may nakita lang po akong parang... Nakita ka? Meron po. Then, hindi po tinanong yung biker na ikaw bang gumano nito? Tinanong ko po, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya? Apo. Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik? Investigador ka eh. Ano? Tinanong ko po, Your Honor. So, saan niya? Saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang, ano, sa side po ng bike lane. Sa side ng bike? Eh, bakit mo, you took hook, line, and sinker yung sinabi niya na sa bubong, yun ang gasgas? Anong, investigador ka eh. O, kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa investigasyon na ito, sikat ka na investigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, magdududa ang tao sa'yo na baka may pinapaboran itong investigador na ito. Dahil hindi tinanong talaga kung saan ang kinalabog niya. But anyway, sige. Continue, Willie. Continue. Pagkatapos po noon, dinerty finger po niya ako, humabol ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko kagad, hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse po tumabi sa akin. Be sure ha, kay kung mayroong somebody independent from among you two can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjula, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo. Yes, Your Honor. I understand, Your Honor. Kaya nga, inibitahan naman dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently, yung vlogger na yun ang nakakuha sa totoong pangyayari. Kaya kayo sinusundan ng vlogger. Kung merong independent mong magkapagsabi, mag-corroborate sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair? Your Honor? Yes, sir. Sorry for interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-glove si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron po kaming picture na nakuha. Paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siyang... May suit ba kayong guantes nun, Mr. Banjola? Naka-guantes ka nun? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, tama ba ito? Ito bang nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po, itong nasa litrato ngayon, yan yung incident. Opo. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayan po, yun lang Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may gloves siya na may knuckle. Oh, Mr. Gonzales. Yes, Your Honor. This picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na may hard knuckles. Tingnan mo, nakita mo. Ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na ano, makikita naman po ng mga polis eh. Yung kanan kamay, yun ang kanan kamay niya. Wala rin gloves. Bare hands. Tinatanggal niya po nung ano, nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga... Ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok... Akma ka pang bubunot eh, oo. Oh. Hindi, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, yun nung itinabi ko please, na... Please, silence muna, silence nung, ha. Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong nakaano. Totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga, totoo sinasabi mo, pero totoo rin itong picture na ito, na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit ano sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kagaya naman kung palagi na lang sabihin ng mga pulis sinungaling. Pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po ako. Ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Paano nga yan? How can you... Yung kaya ko nga ho i-describe po yung guantes niya. Sige, i-describe mo.
kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic, yung kanan pong kamay niya. So, kaya nga, wala mang, yung kanan kamay mo lang daw, merong may suot na gloves na may hard plastic. Yung biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong right hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papa-plus ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Your Honor. Sandali lang, Mr. Gonzales. Sandali lang. Sige po. Oh, very clear dito. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your Honor. Saka ako ha. Biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Oh, gago ka. Gago. Magbisiklita ka. Magbisiklita ka tapos hard knuckles na hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po mayu-UP yun, ng bare hands lang po, Your Honor. Ah, pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, ay malakas, mas malaking UP yung kahit na bare hands ko lang. Gaganoon ko yes yung po. Kotse mo. Naintindihan ko po, Your Honor. Pero sana, huwag tayong mag-manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? Kasi hindi po ako nagmamanufacture. Regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Noong sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, naka-gloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi so, po kung idamay pamilya mo sa kasinungalingan mo, hindi po ako nagsisinungaling. Mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. Oh, yan o. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor, second incident, Your Honor. O, ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ng gloves na yun ha, yung may nakil, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po, pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Ako rin nag-respeto rin ako sa iyo. Kapwa tao kita. Nag-respeto ako sa aking kapwa. Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, I cannot out of respect to this committee. Hindi ko rin tatanggapin yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniniwala talaga. Sige lang, continue. Anyway, after that, please. Tapos po, sumakay po ako sa kotse ko. Hinabol ko po sana siya. Nag-isip po ako, baka madamay pa yung trabaho ko, gulo, bagong opera din ako sa spine. Mahina na rin naman ako. Inisip po, gulo pa to. May tumabi po sa aking kotse. Bukas po kasi yung bintana ako dahil hinahanap ko kung saan siya nagpuntang way. Kung E-Road o Quezon Avenue. Sabi nung kotse, yung sumuntok sa kotse mo, dumiretso ng QA. So, dinaretso ko po ng QA. Kung makikita nyo po yung CCTV ng barangay po, yung kinuha namin ng mga polis, at kasama po si Mr. Banjola, kung makikita nyo po, hindi po cut na style ng polis po yung ginagawa ko. Dahan-dahan po akong kumakanan, pinapatabi ko po siya. Dahil binangga at sinuntok niya po yung kotse ko eh. Hindi po yung abrupt po yung cut ko, hindi po ganon. Yung style natin nung araw sa mobile, hindi po ganon. Tapos pumunta po siya sa kaliwa ko. Kaya kung makikita nyo po sa CCTV, ang pagkabi ko ng kaliwa, dahan-dahan pa rin po. Which is, sa tingin ko, intention niyang ginanon ho yung bisikleta kasi ang haba ho nung ano ko, nung tama ko, mula tail light dulo hanggang doon po sa may, ano, sa may side mirror po. Sige, pause ka muna. Mr. Badiola, Alan. Honor? Intention mo talaga na gasgasin yung kutsi niya?
Actually, Your Honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So, pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginonggong Willie Gonzales. Pag-cut niya po ng ganyan, syempre, pabuelo na po, pababa po hanggang dito aso nyo. So, hindi ko na po maiwasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya. Ipa-play nga natin. Please, i-play the video. Senator JB, please take over. Sandali. Secretariat, please play the video. Ito pong video para... Wala pa? Sige. Transfer. Anyway, siguro, Mr. Bandiola, bago natin pagpatuloy sa laysay si Mr. Yes, Gonzales. Yes, oo. Yung pong sinasabi niya kasi masyadong, ano siya, sigurado na merong karaw gloves. Pwede ba yung unang insidente hanggang sa pangalawa, itinanggal mo daw? Pwede bang mangyari yun? Hindi ko po matatanggal kasi Your Honor, doon pa lang sa kanto po ng Welcome Rotonda, may mga sasakyan pong lumiliko doon. Pag nagkamali ka po doon, masasagasaan ka. Saka hindi po ganun kadali tanggalin ng gloves na nagbibigay. Alam ko yan, nagbibigay din ako. Saka pwede ba magka-gloves ka na ano? Ang pang-gloves kasi na may pang-knuckle, pang-motor po yun. Hindi natin ginagamit sa nagbibisikleta. No? Tama po si Senator De La Rosa. Dahil ako po ay motorcycle rider and cyclist at the same time. Hindi ko gagamitin yung pang-motor sa bisikleta kasi makapal po yun eh. Di ba? So wala kang, for the record of this committee, wala ka talagang suot na gloves. Wala po. Maski yung mga ano po alam nila, wala yung po. Yung po kiniklaim ng police kanina na merong dent sa kaliwang bahagi ng bubong nung sasakyan ni Mr. Gonzales, doon mo ba pinatinapik o sa likuran, banda? Actually po, ang bike lane sa right side po, Your Honor. Ah, sa right side? Opo. Hindi sa kaliwa? Hindi yung po. Yung kiniklaim pa si Mr. Gonzales nung malapit siguro, na kayo. Siguro, kung may time ba na pinalo mo din yung ano? Hindi po. Kung siguro, mayroon mong pumalo sa kotse ni Ginong Gonzales, malamang hindi po ako yun. Siguro, ako lang po siguro ang nakita niya that time po. Kaya... ako yung na-confronta. Ayun lang. Gusto lang natin tanungin nyo dahil yung sinabi niya. Gusto natin talalaman kung sino to. Yung video please, wala pa? What's si Attorney Joe Anion? Tiyaga Joe! May sound ba yan? Yung tasa mo yung volume ng sound para marinig natin. Kasi kung wala, meron lang available sa PNP na may sound. Sige, okay, please. Ako ha, nakikita. Pwede mang, Mr. Bandiola? Yes po. Parang pwede mang umiwas. Bakit parang maluwag sa kaliwa eh. Tignan mo nga, i-play mo nga uli. I-play mo uli. Sige nga. Paki-play. Ah, sige. Sabay pa ba na dyan? Tututok. Siyempre, o. Ewan ko how to evaluate that. Senator JB, paano mo evaluate yung video na yan? Alan? Yes, po. Kasi tayo minsan nangyayari yan. Opo, no? Opo. Alam mo, nagbabike ako, minsan may nakaharang, may nagbababa. Opo, opo. No? Minsan pwede natin iwasan eh. Pero inaano ni Senator Bato,
maluwag yung right lane, bakit sa kaliwa ka napunta? Parang yun yung tinatanong niya. Papasok, paano ka napunta? Papasok na po ako ng bike lane yan, Your Honor. Kaso lang, bigla siyang pumasok doon, so nakabig ko pa kaliwa po. Talaga hinahabol ka na nito noong panahon. Ito na yung second incident. Opo. Kinat kanya niya. Opo. Yan. So, kaya ka napunta sa kaliwa? Malapit na po yung ano, kaya hindi na ako makapagpreno talaga eh. Kaya na ako sa kotse niya. Kaya hindi ka na makapunta sa bike lane? Dahil nandun na siya. Opo. Hindi kasi yung pang ano ni Central Bato, medyo maluwag dito eh. Yun ang tinatanong namin, bakit ako, napakaliwa ka? Hindi pa ako pwede pumunta ng gitna ng kaliwa, Your Honor, kasi pag ako nabangga dyan, wala akong kalaban-laban po. Ako pang masisisi dyan, sigurado po ako din. Teka, tsaka parang ito na yung second incident eh, na talagang hinabol ka na ba? Ito na ba yung hinabol ka na? Opo, yun na po. Pangalawa na? Saka may papaano po yung sakyan eh, palabas ng Kitanlad po eh. Yung pong high ace, parang may nakita kong high ace, ayun. Ayun po. Okay. So, yan naman po usually ginagawa natin mga siklista. Pag mayroon pong ano, iiwas po tayo konti. Iiwas na lang, di ba? Kasi kanto po yan eh. Anong part ng bisikleta nakatama sa kutsi niya? Manubila? Yung handlebar ko po. Sa handlebar? Gitna. Opo. Kasi naisandal ko po dun sa kutsi niya eh. Kung di po ako nasandal sa kutsi niya, talsik po ako, malamang masasagasaan po ako ng sunod na sasakyan sa left side po. So parang ang nangyayari po, sumandal po ako doon para lang hindi po ako tumalsik. Okay. Mr. Gonzales, please continue. Yes, Your Honor. Sige. Tapos po, nung may tumabi po sa aking kotse, sabi niya, kasi nakabukas po yung bintana ako eh. Nagbaba siya ng bintana, sabi niya, yung sumuntok sa kotse mo, nasa QA, wala dyan sa E-Road. So nag-turn po ako na papuntang Quezon Avenue. Habang bumabagtas po kami, nakita ko po siya palinga-linga. So ginawa ko po, kung makikita niyo po sa CCTV ng barangay, kinakabig ko po yung kotse ko unti-unti pakanan. Sinisigawan ko siya na itabi mo. Bilangga mo ko, sinuntok mo yung kotse ko, itabi mo, mag-usap tayo. Ayaw ho niyang ano, tumabi. So ang ginawa ho niya, pumunta ho sa left side ko, labas po nung bike lane. Kaya kung makikita nyo po, sa bike, labas na po ng bike lane, yan po, yung pagpasok ko po sa bike lane na yan, dahil nga po pinapatabi ko siya. Yung paglabas ko naman po dyan sa bike lane na yan, dahil kumaliwa nga po siya, pumunta siya sa left side. Na ayaw naman po talaga niyan tumabi. Ang sa akin po, bilang dati pong otoridad, gusto ko lang kong implement yung ano natin, yung citizens arrest. Dahil sinuntok po yung kotse ko at minura ko sa harapan ko po eh. So gusto ko po implement lang yung rule 113 natin na section 5, yung citizens arrest. Dahil wala pong pulis ako makita eh. Pero kung may pulis po ako nakita, tatawagin ko po, pauhuli ko po siya. Ngayon, tingin, wala naman ako rason para magalit ng husto at habulin siya kung hindi ho totoo na sinuntok niya ho yung kotse ko. Wala ho akong rason para ano. Ang maganda po nito, nanawagan po ako rin sa kumukuha ng video. Bakit alam niya beforehand na may mangyayari sa amin ni Mr. Banjola? Dahil as if may nakita siya o na-capture siya na insidente ng panununtok. At yung kotse naman po na tumabi sa akin, sa Welcome Rotonda, at nagsabing, yung sumuntok ng kotse mo nasa Quezon Avenue, iniimbitahan ko rin po sana to shed light para malaman po natin yung buong katotohanan. Kilala mo yun? Hindi po, yun nga po eh. So, binalikan po namin ng police galas. Dala po namin yung mobile ng galas, kasama po si Mr. Banjola, inisa-isa namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod. Paano po humantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong-buo po yung video sana. So ituloy natin doon, yung pinatabi mo siya, tapos sa gas-gas yung kotse mo. Opo. Sige nga, continue. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga, haba ho nung habulan namin eh. At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa humpatawarin eh, Your Honor.
Pero yung sinuntok sa harapan ko at dinerty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-i-erod na ho sana ako eh. Kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsimigaw, na yung sumuntok ng kotse mo, tumiretso ng QA. Meaning, kaya nga, kaya, meaning, tuloy ka muna doon, yung sa after that incident, hanggang sa pagkasa mo ng baril. Apo, pagbaba ko po, sabi ko, but ayaw mo tumabi, kanina pa kita hinahabol. Sabi niya, eh bakit? Ano ba ang problema? Sabi niya ho, yung mata niya nanlilisik. Eh siyempre, mahina na ho ako, matanda na ho ako eh. Dumidepensa po ako, maatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ako ng tawa dahil nabatukan ko po siya. O, ikaw una ng batok. Opo. Inamin ko po yon. Siguro dala po na silak po ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Yun lang so, po. So nung pinatukan ka, nalilisik na yung mata mo na atakihin mo siya? Hindi po, Your Honor. Actually, normal reaction lang po sa atin yung pag binatukan tayo, magre-react po tayo kahit sinong tao po. Anong reaction mo? Eh, susugurin ko sana siya. Susugurin mo siya? Opo. Kasi reaction po. Sigurado ka, susugurin mo siya? Gumalaw po ako eh, nang ganun eh. Nag-ganun po ako sa... So, sinabi mo ngayon, na susugurin mo sana siya? Eh, kasi binatukan niya po. Binatukan ka eh. O, reaction ko po talaga yun, na pag bumaba ako ng bike, anin ko siya eh. Oo. May baril po, kaya hindi na po ako na ano. Matras po ako. Baril po yun, wala akong patama doon. Tuloy ko lang. Ikaw, bakit ka nag-decide na kumasa ng baril? Bumunot at kumasa ng baril? Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng baril dahil pasugod po siya sa akin kahit i-review po natin yung ano, inami naman niya, susugod siya. Dinepensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees lang po tayo dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, but, if ever susunggaban niya ako. But still, kahit hindi mo tinutok, gantuting pa rin yun. Mali po. Kasalanan. Pulis ka, di ba? Opo, opo. Once may hawak ka ng baril, tinutok mo o hindi, sa harapan ng tao, yes, still Honor. Gantuting yun. Yes, Your Honor. Humingi po ako ng... Revised Penal Code violation yun. Yes, Your Honor. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakas o eh. Galing ako sa spine operation eh. So, isip ko, yung inamin naman po niya, susugurin niya ako. So, sa akin po is, yung element na isya kong manman lang siya, huwag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako. Mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. So, Mr. Willie Banjula. Alan po, Your Honor. Ah, Alan. Opo. Willie. Taga-media yun, di ba? Media yung Willie Banjula. Alan Banjula. Apa, apa. Clear tayo. Apa. Na susugurin mo siya. Kaya siya nakabunot ng baril at nakapagkasa. Eh, normal reaction ko lang po yung Your Honor. Reaction? Kasi binatukan niya ako eh. Oh, binatukan ka? Opo. Bumaba po ako ng bike. So, nag-retaliate? Opo. Kaso lang po, inano niya ako ng... Kasi gusto... Ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. So nga, bakit mo siya binatukan? Kasi ayaw niya kong huminto. Mula Espanya po, ang haba po ng habulan namin. Hindi, nakahinto na nga eh. Hindi, nahinto nung, na doon. Nung ano po, nung hinahabol ko po siya, oh. Dapat po, kung talagang tinong tao siya, biker, dapat po, kasi marami po akong kaibigan biker, wala akong nakilalang biker. Maski ako po, nagbabike po kami na anak ko dati, nung araw na wala pa ako sakit. Pero hindi po namin inugali yung mampalo o manuntok ng kotse. Kasi alam namin, masama po yun, magagalit yung ano, may kotse po. Ang nangyari po sa akin, ulitin ko po, yung galit ko nakita niyo po sa CCTV, pambabato, pagbunod ng baril, pagkasa, lahat po yon iniisip ko yon dahil pasugod po siya sa akin. Aktong susugod po talaga siya sa akin. Siyempre, idala po ng kahinaan ko, may sakit po ako. Ang punto ko lang po doon is, yung takutin siya na huwag sumugod, huwag niya akong takmain kasi mapapatay niya ako. Pag bumagsak ko kami, hindi na ako makakatayo kasi galing po ako sa operation. So, ganun po yung intention ko lang. Kaya nung baril mo ba, kumpleto ng papeles yun? Yes, Your Honor. Kumpleto po. Pero kang PTC-4? Opo. Para doon? Opo. So, what happened after that?
Ipio. Anong ginawa niyo sa barilya? Sir, yung ginamit po na baril was confiscated by QCPD, sir. Immediately, sir, yung nung nakita natin yung incident. Sandali, ha? That was confiscated after that incident o matagal na? Kung hindi nag-viral yung video, hindi na confiscate. General Torre, Your Honor, what happened sa baril niya? Sandali, sandali, General Torre. Sagutin ko ang baril mo? O, sige. Your Honor, noon nasa Galas Police Station po kami, before kami maghiwa-hiwalay, nag-areglo na kami, hinanap po ng investigador yung papeles ko, ng baril ko. Nilabas ko po yung PTC, registration, LTOP. Sabi ko, pwede ko rin kunin yung baril ko sa bag ko, ilalabas ko. Okay lang ba? Sige po, tanggalan niyo po ng bala. Tinanggalan ko po ng bala. Binigay ko po sa investigador. Sabi ng investigador, Gonzales, pwede bang i-turn in mo ito sa amin dahil sa insidente? Sabi ko, bilang dating pulis, alam ko naman kung walang file case at kumpleto ang papers ng baril ko, siguro hindi na kailangan i-turn in. Not unless may magpa-file ng kaso sa akin. However, sabi po nung investigator ko, kasi sabi ni CO, eh tayo pong mga PNCO, pag sinabi ng CO, sumusunod po tayo kagad. Kaya ang sagot ko po, sinabi ba ng CO ninyo? Oo, Sargento, sabi niya. O sige, iwan ko na. Resibuhan nyo, turn in ko. Ganun po ako kadaling nag-turn in po ng baril ko po.